ang plano ni Lord, magkaroon tayo ng millions. Ang plano ni Lord, maging CEO ka. Ang plano ni Lord, i-drive mo yung napakaganda sasakyan. Ang plano ni Lord, tumira ka sa napakagandang bahay. Ang plano ni Lord, magkaroon ka ng 100 empleyado. Ang plano ni Lord, magkaroon ka ng net income na 1 million peso a month. Yun ang plano ni Lord. Pero ang problema, hindi tayo makarating-rating doon. Universe, maganda ka po sa atin. Pag-usapan natin, saan nga ba tayo natatrap? Bakit hindi ka nakakarating dun sa dapat mong puntahan? Let's go! Alright, alam nyo ba na sobrang laki ng pin-repair ni Lord na blessing sa atin? Alala natin mga Israelites, di ba? From Egypt, dumaan sa desert, papunta saan? Sa Promised Land. Sobrang laki ng pangarap ng Panginoon sa kanila. Kaya mula sa pagiging alipin nyo, dadalhin ko kayo dito sa Promised Land. Dito, mataba ang lupa, madaming bunga, magiging mapayapa kayo, kakain kayo ng masagana, hindi na kayo apihin, magiging mapayapa, masagana ang buhay nyo. Yun yung malaking pupuntahan ng mga Israelites. Alam nyo, sa atin din po, ganun ang plano ng Diyos. Ang plano ni Lord, magkaroon tayo ng millions. Ang plano ni Lord, maging CEO ka. Ang plano ni Lord, i-drive mo yung napakaganda sasakyan. Ang plano ni Lord, tumira ka sa napakagandang bahay. Ang plano ni Lord, magkaroon ka ng 100 empleyado. Ang plano ni Lord, magkaroon ka ng net income na 1 million peso a month. Yun ang plano ni Lord. Pero ang problema, hindi tayo makarating-rating doon. Hindi tayo makapunta. Malapit na yung deadline natin sa buhay. Anong petsa na? Anong edad na natin? Hindi pa tayo makarating doon. Alam nyo kung bakit? One reason. Bakit hindi tayo makarating doon? Because nandun pa lang tayo sa stage 1 ng process na trap na tayo. Akala natin, yun yung destination natin. Una-una, bakit hindi tayo magkaroon ng 1 million income a month? Alam mo bang hindi siya imposible? Napakadaming tao kumikita 1 million income a month. Pero bakit tayo, hindi tayo makarating? Naisip mo na ba yan? Di ba naisip mo, pare-pareho kayo ng lugar na kinalalagyan, pare-pareho kayo nasa city, pare-pareho tayo may 24 hours, di ba? Pare-pareho tayo may talent, may skill na binigay si Lord. Pero bakit hindi tayo makarating sa 1 million income? Alam mo kung bakit? Kasi natatrap tayo sa 6-figure income a month. Pag nagkaroon na tayo ng 100K income, umihinto na tayo. Pag nagkaroon tayo ng 6-figure income a month, tumitigil na tayo. Akala natin, yun yung destination natin. Natatrap tayo sa 6-figure income. Wherein, ang plano pala sa atin, 7-figure, 8-figure, 9-figure, hindi na tayo nagpo-proceed. Okay? So, do not trap yourself sa 6-figure income. Meron pang mas malaki yan. Okay? So, pangalawang example, natatrap tayo sa sobrang napaka-famous na position, sa sobrang napakaganda ng position. Akala natin, okay na yan. Eh, ako yung unit head doc eh. Doc, ako yung department head. Pero alam mo ba, na kung di ka nagpa-trap dyan, naglakbay ka pa, nagtuloy-tuloy ka, alam mo, hindi ka department head, hindi ka unit head, ikaw may-ari ng kumpanya. Kaya lang natrap tayo. Sabi na sa sarili natin, okay na to. Meron na akong hawak na tao, may minamanage sa akong 20 tao. Okay na to, boss ako, maganda yung position ko, magandang table ko, naka-aircon ako. Pero that's not yours. Di ba? Hard lang tayo eh. Pero kung ituloy-tuloy mo pa yung paglalakbay mo, ikaw ay may-ari ng kumpanya. Okay? So kaya sa atin po, believers, huwag tayong matrap sa napakagandang position na temporary lang. And it's not yours. That table is not yours. Alright? Another example, natatrap tayo sa problema ng mga tao sa paligid natin. Napansin mo ba? Ang ginawa mo maghapon, mag-solve ng problema ng kaibigan mo, mag-solve ng problema ng kapitbahay mo, mag-solve ng problema ng kapatid mo, naging taga-solve ka ng problema ng ibang tao, natrap ka na, nalibang ka sa pagiging busy mo. Busy-busy tayo, pero yung pinabibisihan mo na yan, hindi ka naman niya dadalhin dun sa dapat mong kalagyan, dun sa dapat mong marating. Okay? So, deliver sa atin pong lahat. Huwag tayong matrap sa mga bagay na busy tayo. Huwag tayong matrap sa mga bagay na akala natin maganda, akala natin yan na. Hindi pa yan ang destination natin. Again, tingnan natin ang mga Israelites. Akala nila, porque nakalaya na sila sa Egypt, yun na yung destination nila. Meron pang mas maganda, meron pang
promise land. Okay? So sa ating lahat, tinan mo, i-assess mo yung sarili mo. Na-trap ka ba sa magagandang bagay? Kung feeling mo na-trap ka, umalis ka dyan because there is better thing waiting for us. Let's go, let's go. Copy po tayo. Copy po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal lobby ko po.